It's the Fearless Rundown of exclusive showbiz happening. Fearless. Subject, hunkies and gentlemanly. Dawang dalawang hunky na ito, nayami sana, kaso may pagka-ungentlemanly. Ang kwento, gumawa si na hunky sa upper floors ng isang office upang magbigay pugay sa Rosenian Empire. The auctionary? Hi, Rosenian Empire in the level of organization, the people who is make the rules and give the sweldo. Also known as boss, bossing, bossing chief among tunay, Rosenian Empire, pow! Kasabay nagbigay pugay ni na hunkies ang kajoy nila sa show na si Girlina Coworker na sadly ay naaksidente kaya pipilay-pilay pa. Dahil sabay-sabay silang nagbigay pugay, expected na sabay-sabay rin silang bababa. Considering impaired pa si Girlina, right? Wrong! Dahil walang pasabi, humiwalay basta si na hunkies at sabay dumiretso sa hagdan. Babo! Naiwan si Girlina na nag-iisa. Iika-ika! Kawawang kawawa! Ano rating nyo sa ungentlemanlies? Rated NKSFC! Hunkies and gentlemanly, you have to dive to find out. Dahil super lubog namin sila with the names Sung, Rico Domingo, at Tendi Harencio. Yun na! Dalawang kakaibang age group. Kitang-kita ang kaibahan ng mga maoonda sa mga bata. So, sino sa kanila ang mas katikbak-tikbak when he goes to the Film Academy Luna Award? Into the Premio Best Dress Ball. This is the Katikbak Authority! At sino nga ba naman ang maninikbak sa mga kagalang-galang na dumalo? Okay, so medyo kuham ang dating ng iba. It was a night of jersey dresses, ninang dressing, and barong Tagalogs. Eh, fashion wasn't on their mind naman. Hi, sana pagtanda ko, maiba na rin ang aking priorities. I'm so tired of fashion, I want achievements naman. Naku, princess, ang dami mo pang kakaining bigas bago matamo ang mga achievements ni na Boots Anson Roa in her simple jersey wrap. Or Barbara Perez and Robert Arevalo. Who needs fashion when your love is so enduring? Or Gloria Romero and Fanny Serrano. Ang tanging modern accessory ni Tita Fanny ay ang kanyang bulletproof pendant and Angelina Jolie pound. In fairness naman, may mga moments of flash. Vivette Ortesa brought a whole new meaning to two-toned shoes. Ang cute, and only Vivette can carry that look. Dahil underdressed, ang karamihan mukhang slightly over the top si Gina Alhar, who came in a blue cake. Este, gown. Gown po. Gown. Eh, siguro naman hindi niya kasama yung Manong in red na pangisi-ngisi sa kanyang side. Manong, alis dyan. You're ruining my shot. Buti na lang na-lost si Manong nung tinanggap ni Gina ang Best Actress Award ng Missing in Action na si Lorna. Would have also won Best Dress hands down. A touch of young dressing was provided by the dynamic duo of Eugene Domingo and Mylene Gison, who both look like youngest attendees. Eugene in her printed tunic top and Mylene in her ruffled green scarf cocktail dress. Hindi lang looking young, acting young din. Hindi napigilan ni Eugene mag-take ng picture kay Mylene habang tumatanggap si Mylene ng award. Eugene, behave! Ay, si Imelda Papin, kumakanta! Loka! Nakababatang kapatid ni Imelda yan, si Eileen. Question lang po. Miss Eileen, clone dressing talaga gusto mo? Mini talaga ang Imelda? Oy, she's just dressing to please her audience, no? Eh, natuwa kaya ang ating best dressed pick, no less than Armida Segyong Reyna in her barot saya. Alampay and beautiful white hair na mas maganda pa sa anumang highlighted hair colored. Ubusin mo ang tina, pati bumbu ng School of Hair Pretension. The pop baller received her award with full dignity in ageless beauty, bagay na bagay sa kanyang estado. So, go na tayo sa preview Best Dressed Ball 2011 na ginanap sa nuknukan ng liit at nuknukan ng siksikan venue somewhere sa The Fort. Eh, paano naman kami kukuha ng fashion shots sa red carpet? Eh, walang red carpet! Was supposed to be an evening of best dressed people. Instead, we got an evening fittingly titled The Night of Bleeding Fashion Victims. Question, is being young an excuse for awful dressing? Hoy, Miss Blandina, tinatanong ka yata, is youth an excuse for awful dressing? Ay, dead ma. Ayaw sumagot. Ito na lang. Hoy, Miss Bang, is being young an excuse for awful dressing? Ay, hindi kayo narinig. Kapal kasi nung tanongin natin ang mga celebrities. Hoy, Icy Mendoza,
Is being young and gay an excuse for awful dressing? Tedma pa din! Feeling niya siguro, his long green shirt under an acid splash blazer is cute. Sa bagay, it's cute naman. Bakla lime green shirt and bakla acid wash blazer and a little bakla. The result, badly dressed little bakla. Yum! Oh, again, tatanungin ka namin, Ro, kung sino. Is being young an excuse for awful dressing? Ano awful dressing? Eh, hindi nga nag-bother. Ano ba to? At may guts ka pa magtanong? Oo nga. Roko, anong kalokohan ito? At least si James Young husband, maski greasy and ngarat, charming pa din. Which proves that in the case of mayayaman and inglesero, oiliness is not next to ugliness. Cute mo, Papa. Wait, I'll wipe your face. Seriously, everyone seems to be channeling the 70s. From Bubbles Paraiso in her off-art dress to Martin Magalona in her striped jersey dress. Some ladies, masyado naman yata sineryoso ang 70s dress. Eh. Full vintage chicken choice ni Cristel Hinares. Ito, binagawa ko sa New Yorker. Actually, mga lumang damit to. Tapos, kinat cut. Tapos, they put it together. Question, vintage din ang blue eyeshadow and pamaypay ng Maynila. Pilik mata? Yung nga eh. Akala ko best dressed ball ito at hindi costume party. Correct. Alam niyo girls, the secret of channeling a weird look is not to take, literally, kung gumukha ka nostalgia. Tulad ni Isabel Taza. Girl, ano ba? Magpaka-flower child diwata ba talaga? This was my mom's from the 70s. Wait, mother mo si Pocahontas? At least gwapo ang kanyang Captain John Smith and the red blazer. Siya, papatawarin ka na namin, Pocahontas. Hindi mapapatawad. Ay si Geneva Cruz. Oh, by the way. Girl, this is so big time fashion boo-boo. Ang verdict, a big back to the 70s to you. And stay there na lang ha, don't come back. So, in the night of awful dressers, sino ang wagi? Ann Curtis in a red sequin Houston inspired wrap dress. Frankly, ingit ako. Ang ganda niya ay maski 70s ang inspiration, she made it her own. Babook! Close na to! This is T, the Big Box Authority! Tenica Garcia, nilinaw ang buntis issue? Fact check! Saan ba galing ng issue, girl? Ang tagal ko nga nawala, kaya nga siguro may mga lumalabas na ganitong issue. Feeling ko isa yun sa mga dahilan. Sabi ko nga kanina, para lang may mapag-usapan, kaya nagkaroon ng ganitong issue. Although may pinanggalingan din dahil nga dun sa nangyari sa taping niya na nag-crop, nahilo, nahinimatay, ganyan. Ang nangyari lang kasi nagdagdag bawas na yung story. So lumaki lang na lumaki. Ay! Hinimatay ka, girl? Dysmenorrhea kasi ako noon. Tapos at the same time, nag-gastritis. Nung nahimatay nga po, natatawa sila kasi nung nahimasmasan na ako. Sabi ko, ray, yung chan ko, ang sakit. Aray, ba't pati tuhod ko, masakit? Kasi sa batuhan ako nahimatay, ano ba yon? Sa batuhan, sa nasugatan ako. Ano kaya say ng mudang ni Jenica na si Jean Garcia? Actually, mami, wala. Ako nga nagsabi sa kanya eh. Actually, si madam, hindi ko pa siya nakakausap tungkol dito. And, sa pagkakaalam ko, wala naman eh. Wala namang affect. Hindi siya apektado talaga at all. Sabi nga rin ni mama, sana hindi na lang daw. Kaya lang nung tumatagal na, napapangalanan na. Sabi niya, alam mo, sige na, magsalita ka na. Kasi, para matapos na. Yung bilin sa akin ni madam na, ikaw, tiwala ako sa'yo, pero sana, huwag muna tayo pumunta doon kasi alam natin na marami pang mangyayari maganda sa inyo, sa karunin ninyong dalawa. So, ingatan natin. Oo naman. Yung sabi ko talaga, oo naman madam, alam ko po it. And ako, alam ko rin naman sa sarili ko na ayoko pa maging ama ng maaga. Kasi may mga kapatid ako na sinusuportahan ko, family ko, ganyan. So, ayun. I'm trying to be very responsible. Meanwhile, happy na si Alwin dahil finally, may lead role na siya sa pelikulang rock and roll ni Quark Canares. Nagkasali sa Cinemalaya. Pop check! Makakalampas sa lahat ng sulok. Aming ginalugat para ihatid sa inyo ang Rampage!
first on the list, Shell Fuel Save with Ryan Angoncillo at Quezon Baller Makati Shangri-La. And in celebration of Save Your School's 55th anniversary, rampahan natin ang Save Your Fun Run in partnership with Rebisco last July 10, 2011 at Save Your School. Next dyan ang Jennifer Little League Swimtastics held at Philippine-Colombian Association PCA Complex Manila. Invited din tayo for MVP Sports Foundation press con yesterday at the VIP room of Araneta Coliseum. Then, fly for the launching of Glam Issue, Philippine Toddler for month of July. Sabay segue with Ricky Reyes Foundation and Field Hair Cooperative cleanse the new home of Child House. Sabay rampa sa press con and album launch of Nozomi Moriwaki. At finally, at the Optical Media Board office, ka-join si OMB Chairman Ronnie Ricketts sa kanyang adigaing Zero Film Piracy for MMFF Entries and Misoperation to Eradicate Piracy. Oops! Bago ko i-close ito, we would like to invite everyone to Visitor Louis Ignatius Old Santa Ana Gallery and Souvenir Shop at Santa Ana, Manila. From HCN!